Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Pinapanalangin namin yung kababang loob at Panginoon, yung pakikinig namin, yung aming mga tainga. Turuan mo kami, bigyan mo kami ng knowledge and wisdom, ng diligent sa pakikinig. At Panginoon, sa umagang ito, pangalan mo lamang mabigyan papuri. Pangalan mo lamang, Panginoon, yung makita sa pulpitong ito. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang may taas. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang may hiyak. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating devotion ngayon, ang title po nating devotion ay Persecuted for Righteousness' Sake. So, okay, alright, yung title, no? Persecuted for Righteousness' Sake. So, ang main text po natin dito is yung Matthew 5, 10 to 12. So, babasahin ko po muna siya sa ESV. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you. Excuse me. Others revile you and persecuted you and utter all kinds of evil you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before. So, isa sa mga i-establish natin dito na, nga, before yon, no, ito ay parts ng Beatitude, preaching ni Jesus Christ. Isa sa mga magandang maging series, no? Pero isa sa mga magandang natin is established dito from the title itself, no? Persecution. Ngayon, sa mga studies din namin sa mga secular, sa psychology din, parang natural sa isang tao na ano, na magkaroon siya ng response. For example, naka-experience siya ng distress or pain, maka-experience siya ng kahit anong uncomfortable situation sa kanya. It is natural for a man na magkaroon ng self-preserve niya yung sarili niya. Magkaroon siya ng self-preservation kapag alam niyang nasa alanganin na siya, kapag alam niyang hindi ayon sa gusto niya yung mga nangyayari. So, may mga ibang tao, kapag nagkakaranas ng persecution, ayun, naghihigante. Naghihigante yung iba. Yung iba naman, nagiging selfish. Kasi, ang main focus nila is to self-preservation, magkaroon ng self-preservation. Kasi nga, sabi sa science, again, ayun, part yun para mag-survive tayo sa society or sa country na pinagbibilangan natin. Yung iba naman, kapag nakakaranas ng distress or pain, nag-urge pa sa kanila yun para makipagkompetensya sa kapwa-tao. Ngayon, merong nag-viral na isang pastor na nakasuhan siya. Mabigat yung kaso, mabigat siya regarding sa sexual, related siya sa sexual assault or sa ganon, regarding siya, relevant siya doon, connected siya doon. Then, as I read the comments, pinoprotektahan pa siya ang response ng mga ka-churchmate or let's say yung mga members, hindi na siya members, kundi parang mga kapatid ng mga ng church nila. Sinasabi doon na, di, pagsubok lang yung pastor. Pagsubok lang yung pastor, magpakatatag ka lang, huwag kang bibitaw. Ano lang to, itong persecution na binibigay sa'yo ng public, part to ng plano ng Diyos. So, questionable siya dahil nga sa bigat ng kasalanan. Pero, sinasabi dito ni Kristo na hindi ganito yung persecution na tinutukoy ng Diyos o ni Kristo. Tandaan natin na yung persecution na tinutukoy ng Diyos for righteousness sake. Ginagawa mo to for the sake of the righteousness of Christ, hindi dahil sa personal gain. So, napakagandang distinction nun na pinipersecute ba siya dahil he professed Christ or he professed the gospel publicly or nag-stand siya sa gospel? Hindi. He being persecuted dahil sa kasalanan ng ginawa niya. Kaya, sinasabi nito ni Christ na, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, hindi dahil sa kasalanan ng ginawa natin. So,
Kaya isa sa mga studies before, no, nung midweek, si Kuart nagtuturo, no, sabi, paano natin malalaman kung yung persecution ay glorifying sa Diyos o hindi? If it lead us to be conformed to image of Christ, kung yung persecution na yun, hindi nagli-lead sa atin to be conformed in image of Christ, then baka hindi persecution yun, baka consequences yun ng sin. So, balik tayo sa in-establish natin na natural sa isang tao na magkaroon ng mag-repay ng evil sa evil na nangyari sa kanya. So, natural yun. So, part yun para mag-survive siya. Pero sabi ni Christ, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. So, ang common response ng mga non-believer dito na hindi ba ignorance kapag pinipersecute ka na tapos blessed pa? Parang seemingly contradiction siya na paano naging blessed yung pinipersecute? Paano naging blessed yung nahihirapan sa pananampalataya? Another response na kapag pinipersecute ka na dapat you should protect yourself then dying to this uncertain faith. Dapat protekta mo yung sarili mo kaysa tumayo ka dyan sa pananampalataya mo na wala namang certainty, wala namang kasiguraduhan sa future. Another response na baka blind follower ka, kaya mas pinipili mo to achieve yung righteousness kaysa mahirapan ka. So, yun yung mga common response kapag pinag-uusapan yung persecution in terms of Christian faith. Kaya minsan, may mga Kristiyanong ayaw ng persecution kasi ayaw nila ng public disgrace, ayaw nila ng dinadown sila dahil sa mga ganitong accusation. Pero, napakagandang matandaan natin na bilang isang Kristiyano, parte ng duty natin, parte ng pangako ni Kristo na ipipersecute tayo ng mga non-believers, ipipersecute tayo ng mga hindi mananampalataya, ng mga false teacher, ng mga lahat na nasa paligid natin. Kaya isa sa mga book na pinagbasihan ko na ito, Jerry Bridges, sabi niya na possibly na pati yung parents natin, biological brothers and sisters natin, boss, classmates, ipersecute tayo. But we should not be surprised na napinipersecute tayo kasi it is part of our Christian duties, part of Christian result ng pagpo-profess natin bilang isang Kristiyano. Kaya as we walk in a Christian path, we should not fear persecution. We should not fear persecution, but we should fear to deny Christ. So mas matakot tayo na i-deny natin si Kristo kaysa matakot tayo sa persecution itself. So kaya tuwing sinasabi ito ni Pablo sa mga sulat niya na endure, persevere, steadfast in faith, kasi may reward in heaven, hindi ba comforting sa ating mga Kristiyano yun na yung mga persecutions, yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin ay worth it kasi meron tayong reward sa heaven, which is si Christ. And balik tayo sa text na sinabi dito na una, blessed are for those who persecuted in righteousness' sake. Sunod dito, blessed are you when others revile you and persecuted you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So isa sa mga i-emphasize natin dito yung all kinds of evil. Kaya maraming mga Christian din mga nagsishare ng mga story ng mga martyrs sa history. Makikita natin doon na unhumane, kumbaga hindi makatao yung paano sila pinipersecute. Hindi, kumbaga, parang kinakatay yung mga Kristiyano kung paano sila pinipersecute. Yung iba binabato, yung mga iba. So, mamaya, mag-discuss na expect na natin na utter all kinds of evil, lahat ng possible evil act na pwedeng gawin sa isang Kristiyano, i-expect na natin. Dahil tayo nagpo-profess ng faith. So expect to experience undesirable and imaginable persecution to Christians. Kaya kung may mga, kumbaga, hindi tayo naniniwala sa swerte, pero we're blessed enough na
yung persecution na nangyayari sa atin ngayon, eh, more on oral at dignity, more on, hindi na siya physical. Although, still, may nag-i-exist na physical persecution, but most likely, sa ating context sa Pilipinas ngayon, eh, more on verbal or emotional persecution. So, sinabi dito sa Hebrews 11:35-37, ito yung mga ginagawa sa mga Christian noon. Tortured, mocking, flogging, chains, imprisonment, stoned, sawn into two, killed with sword. So, sabi sa Tagalog, pinapahirapan, kinukutsa, pinaghahampas, kinakadena at kinukulong, pinagbabato, nilagari sa dalawa, pinatay gamit ang espada, nananamit, ginagamit nila yung mga balat ng mga kambing at mga tupa dahil nga pinipersecute sila, yun lang yung option nila para matakpan yung nakedness nila. So, at yung iba sa kanila, namumulubi na lamang dahil nga sa persecution na nangyayari sa kanila. And way back sa Roman Empire no era, yung mga Christians, sila yung mga mob or sila yung mga tagagulo sa society. Isa rin, kaya sila pinipersecute noon dahil divisive yung dinadala nilang message sa society. Diba, ang Lord namin, si Caesar or si King, specific King. But sinasabi niya sa amin na yung King ay si Jesus Christ. So, napaka-divisive noon. Nagkakaroon ng division sa society, kaya sila pinipersecute. Same situation kaila Paul na, wait lang, kaming mga Jews, kami yung nauna, nasa amin yung law, kami yung na-circumcised, nasa amin lahat, kumbaga sa amin nagsimula, but pati hintil kasama. So, ayun, napaka-divisive siya in a sense, but this is the will of God, na i-share natin yung gospel, i-proclaim natin yung gospel. At sa mga na-persecute, sa mga martyrs, isa lang yung memorable sa kanila, isa lang yung pinaka- nakaka-comfort bilang isang Kristiyano na hindi nila dininay si Christ despite of physical persecutions. So, tayong mga Kristiyano, ano dapat yung mga response natin? So, ano dapat ang response natin when we are being persecuted? Sinabi dito sa text, rejoice and be glad. Parang, again, sa mga teachings natin, sa mga Bible study na mahirap. Mahirap na sa tuwing pinipersecute tayo, rejoice and be glad. But this is the commandment of Christ. When we are being persecuted, rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Sabi ni Paul, rejoice, rejoice, for there's the kingdom of God. Itong pagre-rejoice na to, hindi lang siya concept yung rejoice na sige, mag-rejoice ka lang. Hindi. Meron siyang root kung bakit tayo nagre-rejoice. Hindi lang siya abstract rejoicing na, sige lang, rejoice ka lang pag nape-persecute. Hindi. So, yung rejoice na to, may root siya, which is sinabi dito ni Paul na, we rejoice because of our hope in the glory of God. Yung rejoice na to, nakakonekta siya sa pag-asa, sa glory ng Diyos. Then, sabi again ulit ni Paul, we rejoice in our suffering. Then yung suffering na to, nagpo-produce ng endurance, nagpo-produce ng character, nagpo-produce ng hope. And nagpo-produce para hindi tayo mahiya sa harapan ng Diyos. At lahat ng yon dahil sa pagmamahal ng Diyos. So, when we are being persecuted, instead, nagawin natin yung common at default response ng isang tao na maghigante, hindi. Rejoice and be glad. And second, when we are being persecuted, we should love our enemies and pray for those persecuted us. Napaka, pagbago ka pala sa Christian faith, with parang suicidal yung maniwala kay Kristo. Ay, isa sa mga turo ni Pastor na kapag nanampalataya kay Kristo, parang suicide mission eh. Kasi wala nang balikan, hindi ka pwedeng mag-regress ng faith mo. I-withdraw mo yung faith mo kay Christ. Hindi. Bilang isang Kristiyano, parang natusuhin sa mission. We will die for Christ. We will die for the sake of Christ.
And when we are being persecuted, mahalin natin yung mga kaaway natin na panalangin natin sila. Di lang yun, kundi gawin natin sila ng kabutihan. At sabi dito ni Christ, expect nothing in return. Pag ginagawa natin sila ng kabutihan, minamahal natin sila bilang kaaway dahil yun yung commandment ng Diyos, huwag na tayong mag-expect ng return or ng payback. Kundi, Diyos na yung bahala. And pinaka-conclusion nun na when we are being persecuted, always remember na meron tayong reward in heaven, which is yun yung reason na existence natin, to be with Christ and to worship Christ. So, sige po, tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong paalala na mahirap bilang isang Kristiyano, Panginoon, na ma-persecute, mahirap bilang isang mananampalataya na kami kutsain, kami saktan physically. Pero Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo, kami lubos na nanalangin sa iyo, na nagtitiwala ng buong puso, lakas at isip namin. Ngayon, sa umagang ito, ihanda mo yung aming mga puso at isipan sa mga gawain. Salamat Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dako na po tayo sa ating congregational prayer. So, pag may mga urgent prayer request po kayo, send yun na lang po sa ating, so wala po tayong Google Meet, no? So, send mo na lang po natin sa ating GC or send na lang po natin